ang kautosang itong ipinagluluksa ng pinsan ko. Nagsinungaling si Haman para ipatupad ito. Kailangan mo'y magsabi sa hari! Naniniwala si Mardukeo na panahon na para manindigan kayo para sa inyong mga kalahi. Mga kalahi? Oo. Isa akong Hudyo, katulad ng pinsan ko. Ngunit hindi ito alam ni Haring Aswero. Ipaalala mo sa pinsan kong si Mardukeo na sino mang lumapit sa hari, maging lalaki o babae, nang hindi pinapatawag ay papatayin. Maliban na lamang kung itatapat sa kanyang gintong setro. Ngunit maging ang mahal na reyna ay hindi pinalalapit sa hari, 30 araw na nakalilipas. Sabihin mo kay Esther, huwag niyang aakalaing dahil nakatira siya sa palasyo ay siya lamang ang makaliligtas sa lahat ng mga Hudyo. Sabi ni Mardukeo, kapag ipinagwalang bahala mo ang pangyayaring ito, tiyak na may magliligtas din sa mga Hudyo. Ngunit malilipol ka at ang iyong angkan. Sabi pa niya, anong malay mo? Baka nga napunta ka rito sa lugar na ito para magamit sa ganitong uri ng pagkakataon. Mali ang ginawa ni Haman. Kailangan kong kausapin ang hari. Gusto kong tipunin mo ang lahat ng Hudyo rito sa Susan at ipag-ayuno ninyo ako. Huwag kayong kakain o iinom sa loob ng 3 araw at 3 gabi. Mag-aayuno rin kami ng aking mga katulong. Pagkatapos, pupunta ako sa hari. Kahit ito'y labag sa batas. Kung itatapat sa akin ang gintong setro, mabubuhay ako. Kung hindi, ako'y mamamatay. Handa akong manindigan sa ngalan ng kung ano ang tama. At kung dapat ako mamatay, ako ngayon mamamatay. Kinagagalak kong masilayan ka, Reyna Esther. Ano ang iyong nais? Ibibigay ko sa iyo kahit ang kalahati ng aking kaharian. Nais ko sanang dumalo kayo ni Haman sa piging na ihahanda ko para sa inyo mamayang gabi. Napakaganda ng naisip mo. Pagbibigyan kita.